Welcome sa Panlasang Pinoy! Gagawa tayo ng leche flan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo dito ng puting asukal, ng kondensada, itlog, vanilla extract, pati na rin sariwang gatas, o di kaya evaporada. Umpisa na natin. Ang una natin gagawin, paghihiwalayin lang natin yung egg yolk sa egg white. Maraming pamamaraan para gawin ito at ang ipapakita ko sa inyo ay gamit ng isang malinis na condiment bottle. Isa itong plastic container at ang gagawin ko ay sisipsipin ko lang yung egg yolk dito gamit itong container para mahiwalay ito dun sa egg white. At pagkatapos ay ililipat ko lang ito sa isang bowl. Gagawin lang natin itong prosesong ito hanggang sa maubos na lahat ng itlog na kakailanganin natin dito. Pwede rin kayong gumamit ng malinis na mineral water na bottle para dito. Makaraang malipat natin yung itlog sa isang bowl, kailangan lang natin itong batihin gamit ang wire whisk. Gagawin lang natin itong proseso na to hanggang sa maging smooth na yung texture nitong itlog. At pagkatapos nun, pwede na natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Una nating ilalagay dito yung kondensada o yung sweetened condensed milk. Isusunod naman natin dito yung sariwang gatas o yung fresh milk at pwede rin tayong gumamit dito ng evaporada or evaporated milk na nasa lata. Maglalagay din tayo dito ng vanilla extract. Pwede rin tayong gumamit dito ng vanilla essence. Tutuloy lang natin ang paghahalo hanggang sa makasigurado na tayo na nagsama-sama na mabuti yung mga ingredients. At pagkatapos nito, itatabi muna natin. Kukuha lang tayo ng llanera at lalagyan natin ito ng asukal. Itong llanera ang tradisyonal na ginagamit natin sa paggawa nitong leche flan. Huwag kayong mag-alala kung walang llanera sa lugar ninyo. Pwede kayong gumamit dito ng round na cake pan, yung 9 inches. Tamang-tama yung recipe na to para doon. At pagkatapos nating lagyan ng asukal, ay idadaan lang natin ito sa stovetop at iinitin natin yung asukal. Ginagawa natin ito para makaabot tayo ng caramel. Kapag ininit natin yung asukal ay unti-unti itong matutunaw at magiging liquid ito maya-maya. Mapapansin ninyo na unti-unti na nagkukulay brown yung gilid, ibig sabihin naluluto na yung asukal. Sa pagkakataong ito, gagalaw-galawin natin yung ating llanera nang sa ganun maging balanse yung pagluto dito. Itutuloy lang natin ito hanggang sa kumpleto ng maluto o maging caramel itong ating asukal. Makaraan ng ilang minuto ay tuluyan na magka-caramelize itong asukal na kagaya nito. Ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin dito sa apoy
at papalamigin lang natin ito ng ilang minuto. Makaarang lumamig na yung asukal ay ibubuhos na natin dito yung mixture ng itlog at gatas na kaninang hinalo natin. Tatakpan lang natin ito ng aluminum foil para maprotektahan ito mamaya dahil sa kailangan natin itong ilagay sa isang steamer para maluto. Oras na para iluto itong ating leche flan. Magpapakululan tayo ng tubig dito sa isang steamer. At ang gamit ko dito yung bamboo steamer. So pwede kayong gumamit dito ng metal steamer. Gamitin ninyo kung ano yung meron kayong available. Once na kumulo na yung tubig ay ilalagay na natin dito yung leche flan. At tatakpan lang natin ito. Lulutuin lang natin ito ng 30 hanggang 35 minuto. Yun ay 30 to 35 minutes. Pagkatapos ay tatangganin lang natin yung leche flan dito sa steamer at papalamigin lang natin. So makikita ninyo ngayon, naluto na itong leche flan. Pwedeng-pwede na natin itong hanguin dito. Once na lumamig na yung leche flan, ililipat lang natin ito sa isang plate na gaya nito. At serve na natin! Para sa kumpletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating leche flan.